Magandang araw po mga kabarangay MegaToon. Medyo break po muna tayo sa ating mga corny jokes upang pag-usapan ang nalalapit na eleksyon 2016. Tama, magandang ang pag-usapan niyang eleksyon para naman makilala natin silang maigi. Sige, para maganda, unahin muna natin ang mga babaeng presidentiable. Ika nga nila, ladies first. Paring 20, tumawag kanina si Miriam. Eh, hindi raw siya makakapunta dahil meron daw siyang doctor's appointment ngayon. Ah, ganun ba? Eh di, sige, unahin na lang natin si Grace po. Naku pare, wala rin si Grace po. Pero, nagpadala siya ng sulat. Sayang, wala siya. Sige, basahin ko na nga lang. Pagpasensyahan nyo na lang po kung hindi ako makakarating. Meron lang po akong puntahan? Po, pwede po bang pakisabi sa aking mga supporter na nagpumilit akong makapunta pero hindi kinaya ng aking schedule? Maraming salamat po, Grace po. Aba, eh wala akong naiintindihan kundi puro po. At dahil wala yung ating mga ladies, eh i-next na lang natin si Mayor Duterte. Mayor, magandang araw po. Maraming salamat po sa pagpunta sa aming programa. Magandang araw man sa inyong lahat. Mayor, bago po tayo magsimula ng question and answer, ipapaalala lang po namin sa inyo na bawal pong magmura dito sa show. Kasi ho, Mayor, marami hong bata ang nanonood. Paktay tayo dyan. Kasama na sa pananalita ko magmura eh. Paano yan? Ganun po ba? E di, instead na magmura ho kayo, kung po pwede, palitan nyo na lang ho yung words ninyo ng pangalan ng mga bulaklak. Example, Sampagita, Gumamela. Tuwing gusto nyo magmura, okay po ba, Mayor? Okay, sige. Ito ang question sa inyo, Mayor. Sabi ng mga tao, gumagamit daw kayo ng dahas para puksain ang kriminalidad sa inyong lungsod. Totoo ba ito, Mayor? The Filipino people needs peace. Alam mo, yung mga sampagitang kriminal na yan, eh hindi magdadalang isip na pamatay ng tao yan. Kaya nga sabi ko, sa mga gumamay lang yan, tigilan nyo na yan kung ayaw ninyong itapon ko kayo sa dagat. Mayor, nabanggit ninyo ang pagtatapon sa dagat. Sabi nyo raw, kapag kayo ang naging presidente, itatapon nyo raw lahat ng corrupt politicians sa dagat. Totoo po ba ito, Mayor? Siyempre, alam nyo ba kung paano maghirap sa trabaho itong mga mamamayan natin? Tapos, kukarakutin lang ng mga sampagitang politikong yan. Ay naku, nakakainit ng ulo. Itong mga gumamelang ilang-ilang santan dama denoching politiko, everlasting bonggambila, sunflower, rosas, poison ivy, katuray! Kalma lang po, Mayor. Habang nagsisimula pong magmistulang flower shop ang bibig ni Mayor, dumako po muna tayo sa isa ring kandidato. Andito po kasama natin si VP Binay. Magandang araw po sa inyo, Vice. Magandang araw din sa inyo at sa mga nanonood. VP, sabi po sa inyong commercial na nognog lang ang tutulong sa kapwa nognog. Eh, paano po, VP, kung hindi maitim o nognog yung botante? Hindi naman ho lahat ng Pilipino eh nognog or maitim. So, paano ho kayo iboboto nun? Eh, hindi mo naiintindihan strategy ko eh. Strategy? Ano pong strategy? Pwede pong paki-explain, Vice? Diba sa May gaganapin yung eleksyon? Opo, sa May nga po. Kung sa May ang eleksyon, edi pasok pa sa summer yon. Meaning, masusunog pa yung mga tao nun. Lalo na yung mga maliligo sa beach. Siguradong sunburned yon. So pagdating ng eleksyon, edi nognog na halos lahat ng Pinoy, diba? Oh, nakita mo yung plano ko, effective, diba? Oo nga, no? Ayos strategy nyo, VP. Ngayon, alam ko na kung bakit ganun commercials ninyo. Maraming salamat, VP. Dahil kapos na tayo sa oras, bakit hindi naman natin interviewin si Ginoong Mar? Actually, mahaba pa yung oras, pero okay, sige. Interviewin na nga natin yung kapartido ng anak mo. Hindi naman. Coincidence lang. Mr. Mar Rojas, ang slogan po ng inyong kampanya
ay daang matuwid. So ano po yung una ninyong gagawin kung kayo ang mananalo? Nakikita mo ba itong mga to? Eto, left turn, right turn, U-turn. Lahat yan. Ipagbabawal ko lahat yan. At papalitan ko ng ganito. Oh, kita mo. Yan ang daang matuwid. Hindi yung kaya magkabuhol-buhol yung traffic kapag ginawa ninyo ito? Hindi naman. Kaya nga nagkaka-traffic eh. Dahil sa mga kurbadong yan. Tignan mo na lang. Laging may mga nagtatago dyang mga cotton cups. Ganun po ba? Bueno, bukod sa mga left turn, right turn at iba't ibang mga turn, ano pa ho ba yung mga ipagbabawal ninyo? Tatanggalin ko lahat ng mga motel sa Pilipinas at paparamihin ko ang ating mga simbahan. Pwede po ba ninyong ipaliwanag, Ginoong Mar? Di ba, ang tawag nila sa motel, biglang liko. Ay, naku, delikado yan. Maraming na-aksidente sa ganyang paraan na pagbigla kang lumiko at sa tingin ko, meron daw dyan mga illegal na paputukan. Kaya hindi po pwede yan. Bigla kang liliko sa daang matuwid. Bawal na bawal yan. Bakit naman po ninyo paparamihin ang mga simbahan? Para diretso na sila sa simbahan. Yan ang daang matuwid. Diretso, hindi biglang liko. Maraming salamat po, Ginoong Mar. At ayan po, mga kabarangay, ang ating kapanayam sa mga presidential ball. Naway nabigyan namin kayo ng mga mahalagang impormasyon upang lalo kayong maguluhan. Mali. Upang lalo kayong maliwanagan ngayong eleksyon. Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod 20, nagsasabing bumoto ng tama, bumoto ng may konsensya. To make it, that means I'm going first. I made it. Bring me my trophy, give me my stacks. I can make the whole world mine in just one lap. I'm a southern boy, so I got dirty money. Get it with my glasses on, nerdy money. I'll win the race if you wanna go and run it. Boy, I ain't friendly at all, get from it. Boy.